Nagsasuffer talaga ako sa hair loss and gusto ko talagang putulin na tong buhok ko. You will see kung anong mangyayari sa ating vlog na ito. Tara, samahan niyo ako. Entro, mabilis lang mag-ride ng isang tram and nandito na tayo sa Fanny Frisure. Ayan ang frisure ni Sis Fan. Grabe na. Naalala ko, grabe si ate. Dati talaga na nagpa-ice ako sa kanya. Bahay lang. Tapos ngayon, aba, talagang kinunan ko yung ano mo ate ha, yung salon mo sa labas. Bongga na, may salon, may sariling salon na siya. Sobrang sipag talaga o. Hello everyone! Today, samahan niyo akong magpaayos ng buhok ko dito sa Oslo sa isang Pinay parlor owner dito sa Norway. This is our third day dito sa Oslo and syempre yung inyong Pinay teacher in Norway gusto nang magkaroon ng mommy makeover dahil nagsasuffer talaga ako sa hair loss and gusto ko talagang putulin na tong buhok ko. You will see kung anong mangyayari sa ating vlog na ito. Tara, samahan niyo ako. So from Oslo Centro, mabilis lang mag-ride ng isang tram and nandito na tayo sa Fanny Frisure. Ayan ang frisure ni Sis Fanny. So bago tayo mag-start, ayan, tingnan nyo muna yung buhok ko para may before and after tayo. And kilalanin muna natin si Sis Fanny. Hi, my name is Epifania Cameron. Hi, from Philippines and I'm 44 years old now, and I come to Norway like 4 years ago, since 2019. So when I come to Norway, is I've been blessed because it doesn't takes me a long time before I find job here. So luckily I was. Frisure in Philippines or hairstylist. I stay here for 1 month and the second month I got my first job. And from that, I continuously working in every other salon here in Norway until I decided to have my own salon after 1.5 years. So, ayan yung buhok mga sis. Maputol ko. Nakababa dito sa harap. Mm-mm. Sige, pagkakatiwalaan na natin tayo, alam mo yan. Bakit na rin kasi itong lalayan mo? Mm-mm. Para easier paglalive mo. Mm-mm. Norway, grabe na. Sa buhok ko, kasi sabi ko, pero baka sabi ko, baka pagtanda ko, pwede ko rin gamitin, sabi ko. Mm-hmm. Kasi wala nga akong degree katulad mo. Sabi ko, pag ano ako mag-aaral ako niyan. Kasi may friend, may best friend ako doon na ano, na nag-aaral niyan. Niyaya niya ako. Sabi ko, sige. Tapos nag-aaral. Sabi, pinayagan naman ako nung amo ko. Sa Singapore. Oo. Tapos yun, nalabas ako ng Thursday, Saturday, at saka Sunday, nag-aaral ako nito. Tapos nag-aaral din ako doon ng ano, nursing, yung Helsipag. Oh. Hindi nga lang ako natuloy. Kasi nung nagpa-practice na kami sa mga nursing home, pag-upit. Mm. Na kausap ko yung mga Pilipina na nag-work sa nursing home. Mm. Sabi nga, ang hirap daw ng matandang yan eh. Sorry. Ganyan-ganyon, ang ginawa. Sabi ko, mahirap ba magka-helsipag? Mm-mm. Sabi niya, ay naku ate, hirap. Minsan duduraan ka pa, minsan pa naturno pa ko. Hindi ba na-dineretso yung pag-ano ko, yung pag-helsipag. Sa ano ko talaga nakadestine? Fanny Frisure talaga. Tingnan mo ang ganda ng pangalan, no? Match na match. FF, oh, diba? Fanny Frisure. Oo, F na F. Oh, diba? Ikaw lang nakapansin mo. Pansin ko yung nabasa ko yung kanina. Tapos naalala ko, grabe si ate. Oh. Dati talaga na nagpa-ice ako sa kanya sa bahay lang. Tapos ngayon, aba, talagang kinunan ko yung ano mo ate ha, yung salon mo sa labas. Bongga na, may salon, may sariling salon na siya. Sobrang sipag talaga o. Salamat. Fruit ng iyong ano, sipag at syaga. You are very
Alam mo, okay. Nung first time ko siya ma-meet, talagang kita ko na mabait ko. Ay, grabe. Mabait siya, nako. Napaka, ano niya, down to earth. Kahit maganda ang buhay niya dito sa Norway. Grabe. Maganda naman talaga ang buhay natin lahat dito, ate. Pero syempre, hindi talaga ganun kadali. Marami ding ano, pagsubok. Ayan, so binabandawan na tayo. Yan. Tipo din, no? Okay. OMG. Oh! Yes, may highlight siya. Hindi ako pa na walang highlight yan kasi para gumanda ang buhok niya. May style. Diba? May highlight siya. Para. Abangan. Tapos madali yan. Tapos yung nakabanat na. Ras, ano yan? Ras na paggagawa yan. Ang maganda to. Hindi pa natin nakikita yan. Anong tawag yan sa color na yan? Mini color na to. Para sa highlights mo. Para ma-blend siya na lahat. Maganda. Mm-hmm. Tapos kaya natin tayo. Mm-hmm. Para kumbaga yan yung ayusin pa natin yung buko mamaya. Yung gupit. Parin yun sa dulo. Mm-hmm. Pero hindi. Hindi naman ako nag-black out. Dark brown. Dark brown ka dati? Hindi ako sure. Yun. Parang parang nag-dark brown ka eh. Baka. Yun ang nakikita kong kulay. Hindi kasi pag dark brown, hindi na siya matakluban ng lighter. Mm-mm. Yun. Oh, yun. Yeah. Kaya yung laylayan mo, hindi siya matakluban ng lighter, di ba? Pero alam ko ate, ano na yun? Dapat nagupit mo na yun. Hindi, andyan pa. Andyan pa? Kita ko pa. A few moments later. Okay, dyan. Banda talaga. Tapos sasabunutan naman ako ng anak. Pero kaya hindi niya naman masyadong maaabot ka. Ay, clean na eh. Okay, ano siya sabi ng ano, alam mo siya yung magaling ka sa school. Future superstar, sabi niya. Baon talaga ako ng selfie. Saka mo ba naman yung talaga mo kung yung insert mo talaga yung black. Over tayo po. Thank you.
Hello everyone! So, ito na yung pinahang day 3 ng aking buhok. So, napaliguan ko na siya. Nilagyan ko lang siya ng parang conditioner lang siya muna. Hindi ko muna siya shampoo. Pero, all in all, super satisfied ako sa ginawa ni Ate Fanny. Ayan, hindi talaga ako nagsisi sa kanya. Kaya kung gusto nyo, ayan, ilalagay ko yung informations and details niya kung paano nyo siya makontakt sa description box below. And also, kung iniisip nyo kung magkano lahat yung ginastos ko, nasa 3,000 kroner po. So, kasama na dun yung bleaching, hair color, keratin treatment, tsaka haircut. Ayun, lahat na nandun. Tapos, meron din siyang ginawang toning sa buhok ko. Yun po. Sana is nakatulong at naka-inspire itong vlog ko na to sa inyo. Thank you so much. Bye!